Hello mga kayos, magandang araw sa ating lahat. So, andito tayo ngayon mga kayos, tayo po ay may gagawin, tayo po ay magre-repair ng maxi chamber. So, mga kayos, tayo po ay magpapalit ng diaphragm. Pero bago po yan, gusto ko magpasalamat, i-shoutout si Rosiller Jr. Barnezo. Maraming salamat po, shoutout sa'yo, taga-Capiz po yan siya. Siya kay Ginelen Bitonga, shoutout po. Sa kay Dance TV, shoutout din po, maraming salamat. So, tara mga kayos, samahan ko po kayo at samahan niyo po ako. At titingnan po natin kung ano po ang naging problema ng ating gagawin na maxi chamber. So tara mga kayos, samahan niyo po ako. So ito po mga kayos yung ating gagawin na maxi. Yan. So singaw po ito siya sa tuwing magre-release po. So ang ginawa po ng driver, ito, sinusian lang po muna dito at saka ito po, nilagyan niya ng bara para pag-release niya ng maxi, hindi po sisingaw dito. Ayan. Nilagyan niya po dito ng bara at saka sinusian para po hindi po maubos yung hangin niya. Ito mga kayos, pag tinanggal po natin to, may bara po yan siyang nilagay dyan. Benchite, papakita ko pa sa inyo. Ito. So ito po yung mga gagawin natin mga kayos kapag nasa biyahe po tayo. Tapos sumingaw yung ating diaphragm or nabutas. Ayun. So ito po mga kayos, yung nilagay niyang bara. Ito. Pwede po thumbtacks. Ito nga po, screw bolt lang yung nilagay niya para mabarahan lang po yung butas na yan. Ayan. Para hindi po kumapit yung ating maxi. Ayan, nakatras po yan siya. So, ito mga kayos, yung ating babaklasin dito. Yung butas, yung diaphragm dito. So ayan mga kayos, hinihigpitan po po ng aking kapatid yan. So kailangan mga kayos, susian po natin, tapos isasagad po natin siya para pagka ikinabit natin yung diaphragm mamaya, hindi po siya tutukod sa loob. Ayan. So pagka nahigpitan po ito mamaya, ito na naman yung tatanggalin natin. Ayan. Yung dalawang nut dito na 14, kabilaan po yan. Natatanggal na po natin yung takip po nito. So, pagka matigas na po yan, okay na po yan, sagad na po yan siya. Pagka matigas na, huwag mo na pipilitin dyan. No? Okay na yan. Ito na, tanggalin mo na to. Okay na yan. No. Ito na, yung nut. Gamitan mo ng 14. Paluwag. Isa-isa lang. Okay. Yan. Okay. Yan. Okay, sige. Tanggalin mo yan. Isa lang. Sige, hanggang matanggal yung isa, matigas yan. May pintuan. Yan. Kabila naman. Doon yun naman sa kabila. Yan. Ipasok mo muna. Yan, gay. Yan. Gay. Oo. Ito yung paluwag. Up. Okay. Oh, yung isa pa, paloob naman. Yan. Luwagan mo lang. Okay. Okay na. Kabila naman. Yan. Okay. Yan. So, gumamit tayo mga kayos ng impact drive para mabilis. Sige, tanggalin mo to. Huwag mo na to. Ayan, sige, tanggalin mo na yan. Tapos, yung ano, pukpukin mo na yan, yung labi niya. Baka martilyo. Yan. Pababa, ayan. Bolt, tanggalin yung bolt, tapos pupukin mo yung clam. Sa pahing taas pa, pupukin mo din. Ayan. So, tanggal siya mga kayos. Ito yung ating diaphragm. Ito. Ayan. Talagang wasak siya mga kayos. Oh. Ayan. Tapos ito, bago naman natin ikabit, atin din po itong lilinisin ko ka ng pangkuskus doon yung martilyo ay yung ano doon, kutsilyo at saka yung ano, diaphragm dalin mo. So ito mga kayos yung sira. Oh. Yan. Number 30 po ito. Yan. Yan. Saan yung side? Ito. Yan. So number 30 po siya mga kayos. Wala talagang wasak siya. Oh. Ayan. Ayan. Linisin mo muna. Ayan.
So kailangan malinis to siya mga kayos. So yun na mga kayos, ikakabit na po natin siya. Ayan, malinis na po siya. Wala na po yung makakapal na dumi. Ayun na oh. Ayun na, yun natanggal natin dito. Pati yung ating clam, tanggal na rin yung mga dumi. So pwede na natin to siya i-assemble ulit. Ayan, so ganito mga kayos yung pag-assemble po niyan. So ito, pag ganito po siya, ayan, ganyan. Tapos mga kayos ito, dito sa taas, ayan. Ayan, pag ganito po. Tapos tutulak po natin ng konti, ayan. Tapos yung clam. Martilyo nga kasuyo. Ayan ang hayos. Ito na. Ay! So yun ang hayos. Kailangan pupukpukin natin yung clam. Lagyan natin yung tornilyo. Uy, tanggal. Mas lagyan natin siya ng napita mga kayos. Pwede sa kabila. Yan. Tapos mga kayos, para maganda pong lapat, pwede po siyang pupukpukin. Taklak. Double na natin siya mga kayos. So ito mga kayos, tatanggalin natin to kapag nahanginan na po natin siya para malambot lang po. Ito, dito pa. Tapos ito ngayon, tinanggalan na natin siya ng bara. Kakabit na ho natin dito. Para ma-testing na po natin siya mga kayos. So ito mga kayos, huwag niyo po kakalimutan ha, lagyan po palagi dito ng susi para hindi ho kayo matalsikan kasi malaki yung spring po niyan dito. So yun na mga kayos, ititesting ko na lang po at update ko na lang po kayo. Yan, titesting na natin siya mga kayos. Sige, paki-release nga doon kaya. Yan, may hangin na po yan eh. Para matanggal natin yung... Ayun. So, madali na natin siya makukuha yung susi. Ayan. Maluag na siya mga kayos. Wala na siya singaw. Ayan. Okay na. Ayan na ipit. Paki ano muli kaya? Maximo ulit para pumantay mahugot natin tong susi. Yan. Oh, release mo ulit. Hop. Saglit lang. Wala na siyang singaw mga kayo. So tinatanggal na natin yung kanyang susi. Okay, baba, maximo ulit. Yan. Okay. So,
Malambat na siya mga kayos. Tanggalin niyo pagka may hangin na. Sige, i-release mo ulit. Ayan, nakikita niyo mo. Ay, yan. Maxi! Maxi! Maxi daw. Release! Yan, so wala na siyang singaw makayos. Yan. Dito. Wala na. So, ito na po yung kanyang binara na screw na kinuha na natin. So, okay na ito siya makayos. Yan, huwag nyo na lang pansinin yung kuko ko. Madumi. Yan. Okay na po. So, yun mga kayos. Tapos na po tayo magpalit itong diaphragm. Ito. Ito yung ating pinagpalitan. Yan. Kita nyo, wasak. So, ganun naman kayos yung pagpalit po ng diaphragm. Sana makatulong po lalo na sa mga baguhan na gustong matuto. So, yun naman kayos. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share. Tsaka po, press nyo po yung notification bell na yan para maging updated pa po kayo mga kayos sa ating mga bagong videos na gagawin na hopefully na makakatulong. So, yun naman kayos. Maraming salamat. God bless.